Kumusta kayo mga idol? It's your boy, King Jan. Ang pag-uusapan nga pala natin ngayon ay tungkol kay Dion Waiters at J.R. Smith. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, ay subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Mga idol, matapos nga nilang bitawan si Troy Daniels ay naghahanap naman na sila ng player na kung saan pupuno sa kanilang lineup. Sa katunayan nga niyan mga idol, ngayong araw ay nag-workout na itong si Smith at Dion Waiters sa kupunan nila. Ayon sa report, ang unang player na nag-workout sa kanila ay ang 28 years old na si Dion Waiters. Mga idol, ayon dito kay Shams na isang sikat na reporter, sinabi niya na impressive o nakakahanga ang pinakitang pag-workout ni Dion Waiters. Sinabi niya rin dito na bibisitahin ni Dion Waiters ang kupunan ng Los Angeles Lakers para nga makipagkita kay Coach Vogel at ganun na rin sa general manager nila na si Rob Pelinka. Mga idol, sa tingin ko kaya nila gustong kausapin itong si Waiters ay para tanungin kung ano nga ba talaga ang nangyari tungkol sa issue niya noong nasa Miami Heat pa siya. Sa tingin ko kaya lang naman nila gustong gawin yan dahil nga ayaw nilang masira ang samahan o chemistry na nabuo na ng Los Angeles Lakers. Tara at pag-usapan naman natin ang stats niya. Mga idol, si Waiters ay nag-a-average ng 13.2 points, 2.7 rebounds at 2.8 assists naman per game. Pagdating naman sa 3 points, nag-a-average siya dito ng 38%. Mga idol, kung titignan natin ang stats niya na yan ay okay naman. Kaso nga lang, ang problema kasi sa kanya ay ang kanyang personal issue. Mga idol, sa tingin ko ang mangyayari dito ay parang sa kwento rin ni Dwight Howard na kung saan pinagdudahan ng Lakers pero nung nakubuhanan nila ay bigla na lang itong nagbunga. Ayon din dito sa report, nag-apologize naman itong si Waiters tungkol sa nangyari sa kanyang suspension. Mga idol, sa tingin ko, kaya naman ni Dion Waiters magbago, lalong-lalo na maglalaro siya sa kupunan ng Lakers na kung saan isa sa pinakamagandang franchise sa NBA. Tapos makakasama niya pa dito si Davis at LeBron, kaya naman nakakasigurado ako magbabago talaga itong si Waiters. Matapos nga palang mag-workout ni Dion Waiters ay sinundo naman ito ni J.R. Smith. Mga idol, kung maaalala nyo, kasama ni LeBron itong si Smith na gumawa ng history noong 2016. Ito nga ay matapos nilang makakambak laban sa kupunan ng Golden State. Pero kung ang natandaan mo lang naman sa kanya ay ang nagawa niyang pagkakamali noong finals, nakakasigurado ako na hindi mo rin alam kung ano nga ba talaga ang kayang itulong ni Smith para sa kupunan ng Lakers. Mga idol, tara't pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang player na ito. Mga idol, kung ang hinahanap ng Lakers ay may dribble at kayang umiscore sa sariling pamamaraan, ay mapupunta ang puntos na ito para kay Dion Waiters. Pero kung sa 3 points naman ang pag-uusapan, nakakasigurado ako na mas malaki naman ang maitutulong dito ni Smith. Hindi ko naman sinasabi na mahina si Dion Waiters pagdating sa 3 points. Kaso nga lang mga idol, kilala ko na kasi talaga ang laro ni Smith. At kung isa ka nga rin sa nakapanood ng mga laro niya, ay siguradong alam mo rin ang sinasabi ko. Sa katunayan nga niyan mga idol, si Smith ay pang-13 na sa listahan na kung saan pinakamarami nagawang 3 points sa kasaysayan ng NBA. Bukod pa nga dyan, ang maganda pa dito kay Smith ay meron na nga rin siyang experience kasi nga nakapaglaro na rin siya ng finals. Mga idol, ayon sa report, hindi muna gagawa ang Lakers ng aksyon kasi nga gusto muna nilang pag-isipan kung sino talaga ang karapat-dapat na player na pupuno sa kanilang lineup. Sa tingin ko, tama naman sila na kailangan talaga nilang pag-aralan kung sino nga ba ang player na babagay o makakatulong sa kanila para manalo ng championship ngayong taon. Kung kayo po ang papapiliin mga idol, sino sa tingin nyo sa dalawang ito ang makakatulong sa Los Angeles Lakers para mag-champion ngayong taon? Mag-comment ka lang sa ibaba ng sarili mong opinion. Bago ko nga pala tuloy ang tapusin ng video na to, ay nais ko lang i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout kay Wilson Sagaino, Ariel Del Pilar, Palpots Forever, Rahima Antaw, My Loves Channel, Eddie Serena, Ronnie Jan Ramos, Rastamar, Marvin Andasan at saka kay Alharis Menor. Maraming salamat sa suporta mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.